So magandang araw po sa inyo lahat. Magbibigay po ulit tayo ngayon ng konting idea tungkol sa paglakakapit o paglalagay ng T19 LED sa So sa video ito ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-battery drive yung motor na hindi pa naka-battery drive yung kanyang headlight. So sa ngayon marami pa rin mga motor na hindi pa siya ready sa battery drive yung headlight niya at kumukuha pa rin siya ng kuryente sa kanyang stator sa lightning coil papunta sa rectifier. So ito po papakita ko sa inyo. Yan. Dito kapag binuksan mo yung binuhay mo yung makina mo, gagana yung ilaw. Kaso kapag nag minor ka, hindi ka nagagas. Yan, naka-steady lang yung ilaw niya pero mahina. Tapos kapag nagas ka, nirevolusyon mo yung makina mo, lalakas ang ilaw. So, yan. Hindi siya pwede sa LED kasi masisira kapag ikinonekta ka agad yung LED sa ganyang sistema. Masusunog ka agad yung LED light. Kailangan naka-steady lang yung kuryente na papasok sa kanya. So, ito, tatanggalin muna natin yung cowling. Tsaka yung dalawang tornilyo tsaka yung kanyang ilaw. Bubunutin natin kasi may wire dyan. Madali lang naman to, so panoorin nyo lang. So ayan, natanggal na natin at dito hahanapin mo lang yung socket galing doon sa may switch, sa handle switch, yung on off ng kanyang ilaw sa kanan niya. So may mga katulad rin to, yung mga Honda tsaka ibang mga China bike tulad ng mga Motorstar, halos kamukha din lang nito. So ito hahanapin mo sa kanya, ito yung galing sa rectifier. Yan, lightning coil yung nagbibigay sa kanya ng kuryente. Pero sa rectifier din siya nakarekta. Malakas yan. Halos direct din yan. So ang gagawin mo lang dyan, bubunutin mo. Tapos magdudugtong ka lang dyan ng konting wire. Maiksi lang. Maiksing wire lang ilalagay natin dyan. So yan. Balik muna natin at testingin natin yan para makita na ninyo kung paano siya gumagana. So kahit susiyan mo siya yan, hindi siya iilaw yan. Kailangan naka-open yung engine niya para magkaroon siya ng kuryente. So kailangan natin gumamit ng test light. Yan, iba body ground lang natin test light tapos itutusok natin yung kabila dito. Yan. Kailangan niyo gumamit ng test light para masigurado kayo na tama yung wire kasi hindi naman lahat ng motor pare-pareho yung kulay ng wire niyan. So pagka ganito rusi sa Honda, may kamukha siya sa Honda, mga TMX Alpha, mga ganun. Pero halos yan, Honda at saka yung mga China bike, parehos lang yung ano niya, kulay ng mga linya. Tatanggalin natin yan. Ito to. So, yung dulo niyan, hahanapin natin yung kanyang accessory supply. So, ang accessory supply ng Rusi, mga China bike, ay kulay black. Yung kulay black na yan, kapag inopen mo yung susi, maglalabas yan ng kuryente. So, ito. Napakita natin. Ito. Yan. Pag inopen mo yung susi niyan, meron ng kuryente yan. So, yan ang ibig sabihin ng battery drive. So, iba pa yung battery operated as a CDI yun. So, ito battery drive lang ang tawag dito kasi headlight lang siya. Lalagyan lang natin siya ng wire. So, dito naman, sa wire, kailangan magandang wire din yung gagamitin kasi nga headlight yung gagamitin, ang pagkakapitan, dapat maayos din yung wire na ikakabit natin para medyo tumagal naman. So ito, ipapasok lang natin yan dito sa dulo nung wire na papuntang socket. Papunta ng socket na diretso sa doon sa handle switch. Hindi yung galing sa makina. Yung papunta ng switch, doon mo ilalagay yung idudugtong na wire. Yung papunta ng switch. Tapos, ito yan, ganyan. So yan yung papunta ng switch ha. Yan yung kailangan pasukan ng kuryente galing sa battery. Tapos babalutan natin siya ng shinkable tube. Kasi kapag tape lang, may tendency kasi na kumakalas yan.
So mas maganda shrinkable tube para medyo matibay talaga yung ano, kahit mahila-hila siya, hindi siya kakalas kagad. So ayan, initin lang yan ng ganyan. Ayan, kakapit na yan, silyado na yan. Kahit tubig, hindi na makakapasok basta-basta yan. Tapos, medyo bawasan natin ng konti. Mahaba kasi yung wire. Ayan, tatalupa natin din to. Tapos ito, hahanapin natin yung kulay black. Kasi yung black nga na yun, yun siya yung galing sa battery, sa accessories galing sa susian. Nakarekta rin sa susian yun. Maraming black dito, pero mas maganda yung makita yung black is yung may socket na para hindi ka na magbabalat. Itatap mo na lang siya. Eto dito. So nagkapit din tayo dito ng voltmeter. Tapos yung pinakang park light niya na eagle eye, dito rin natin ikinabit. Kasi madali lang, isusok-sok mo lang siya ng ganun. Ayan. Kabit lang natin yan. Sa mga TMX Alpha, pwede rin to. Halos kamukha lang to ng TMX Alpha. Star X 125, Skygo, Euro, yan, mga SYM. Pwede rin naman siya sa mga scooter, pero kalimita sa scooter ngayon, naka-battery drive na ang mga headlight, eh, lalo na yung mga FI. So, doon naman, may minomodify lang doon kapag nagkabit ka ng LED. Kasi medyo malakas din yung ano niya, yung kuryente niya. Pero battery drive na rin yung mga MIUI na yan. So dito, yan, sasaksak lang natin ganyan. Kapag naikabit mo na yan, dito tayo maglalagay ng tape. Kasi hindi naman pwede shrinkable dito. Napakalaki nito para lagyan yung shrinkable. Yung tape naman na gagamitin natin dito, kailangan matibay din. Armac. May mga nabibili nito sa mga hardware. Sa hardware kasi may mas magandang bumili ng mga ganito, kasi sigurado tayo na original na Armac yan at hindi yung mga imitation lang. Kailangan lang higpitan mo yung pagkaka-tape kasi ano to, kumakalas to katagalan. Kaya itong video natin na to, sana makatulong sa inyo. At sa mga hindi pa marunong mag-wiring, pwede kayo mag-subscribe sa aking channel. Marami pa ako ipapakita ng iba mga electrical dito at saka paggawa ng makina sa mga susunod na video ko. Subscribe lang kayo para maging updated na kayo sa mga sunod kong ilalabas na video. So ayan, okay na to. Ayan, kailangan lang nating ibalik sa dati yung mga linya niya. May mga socket to dito, ibabalik lang natin. So testingin muna natin to. Tingnan natin kung iilaw. So i-body clip muna natin tong ating clip. Ayan. So ito, hindi kahit patay na yung mga engine niya, basta naka-on yung susi, gagana naman to. Ayan. So hanapin natin yung socket ng ilaw. Ito yung socket ng headlight. Test, bubuhayin muna natin tong switch tapos ididikit natin siya dito. So ayan o. Nakapatay yung engine yan, bali susi lang yung buhay. Ayan, umilaw na siya. Umilaw na yung loan niya. May high-end loan na rin yan. Ayan. High-end loan na rin. Ayan, gumagana siya. So okay to, siya yung okay sa LED. Hindi mapupersa yung LED mo dyan. So ang papersa niya yung battery ng motor mo, hindi yung LED ang masisira. Kailangan lang sa motor mo, kailangan malakas mag-charge. Hindi ka pares ito sa Rusi. Sa Rusi kasi malakas, karaniwan naman sa Rusi yung naka-full wave na. Malakas talaga kumarga ang motor ng Rusi. So dito naman, ilalagay natin yung ating T19 LED lights. So tanggalin muna natin itong mga stock niya. So maganda yung stock niya ngayon. Hindi ka pares sa mga una Rusi na bulb lang. Siya magandang klase ng bulb yung nilagay. So ito yung T19. Ikakapit natin siya dito. Itong T19 natin na to, malakas din to, kaya nga lang hindi siya sobrang masakit sa mata. Hindi ka patulad ng ibang ilaw na mabubulag talaga ang kasalubong mo. Ayan. So pwede na natin siyang ibalik sa kanyang headlight. Okay na to. So
Sa mga gustong makapanood ng mga vlog ko na ganito, subscribe lang kayo and support my channel. Na dito po may papakita ako sa mga susunod kong vlog na kung paano mag pull wave, mga ganyan, pull wave, tapos troubleshoot sa mga electrical. So ito, tetestingin na muna natin to. Palagay ko naman iilaw na to eh, kasi wala naman tayong yan. So medyo mahirap ikabit to, virgin pa yun. Sakto. O, labalik din natin yung goma, huwag nyo alis yung goma kasi protection nya yan eh kapag umuulan. Ay, testingin natin. Bubuhayin lang natin yung susi. Then switch. Ayun. Boom. Boom panot. Umilaw na. Ayan, hindi siya nakakasilaw. May handler rin yan. So, maliwanag siya pero hindi masakit sa mata. Yan ang T19. Sa mga susunod sigurong taon, pwede ko nang palitan to ng medyo maganda na gusto ko. Sinample ko lang to eh para sa inyo. Yung ilaw niya eh mas maganda siguro kung papalitan ko siya ng tri-LED katulad nung ikinabit ko sa MIUI no sa mga huling video ko. At tri-LED talaga ang ating nire-recommenda para sa kanila. So ito, balik na natin. So thank you ng marami sa mga nakapanood para sa inyan. So ito yung ating batang-batang mekaniko ng Bacoor. Yan. Napakagaling niya kumalikot. So siya ang aking tagakabit na mga kinakalas ko. Wala pang nasisirang motor yan. Marami ang naiwalang gamit na tools pero yung motor wala pang nasira yan. Ayan. So, kung gusto nyo magpa-wiring sa mga malalapit lang dito sa Ligastres, ilang-ilang dito lang po yung shop natin. So ito, meron na tayo dito isang pasyente. Galing to sa kabilang shop, dito lang sa malapit sa akin. Tinulak niya kanina ng isang mekaniko to kasi hindi raw kayang paandarin. So ito, tansyado ko wirings lang to. So salamat ang marami sa inyo. Hanggang dito na lang.